Alam niyo bakit? Hindi ko rin in-endorse si President Duterte kahit kilala rin siya ng daddy at maraming nagmamahal sa kanya, no? Alam niyo bakit? Ang gusto ko talagang maging presidente noon was Senator Crispo. Bakit? Dahil isa pa namang ubod ng disente at anak ng matalikong kaibigan ang namayapang si FPJ. Isa sa kukonting matalikong kaibigan sa showbiz na tumakbong pangulo. At sasabihin ko sa inyo, alam ko, siya yung talagang dapat naging pangulo dahil siya ang nanalo. Hindi ko siya makampanya noon dahil si Kiko was with the administration na later on iniwan niya dahil nakakita siya ng kamalian sa administration. I'm sorry to say, I'm just being honest. Dahil hindi rin naman kakampi si Kiko sa mga mali. Maniwala kayo at hindi. Kaya nga nagtatrabaho pa kami hanggang ngayon. Dahil hindi na mumorsyento yan. Kung alam nyo lang talaga, he doesn't deserve yung mga pambabasto sa kanya dahil talagang ang tinunang asawa kong tao, grabe. So I wanted Senator Crispo to win. At alam ni Tata yon, alam ni Presidente Duterte yon dahil well, yun ang character ko eh. I stand by, you know. Hindi ko nagawa para sa ama niya. Nagdadalang tawa ko kay Miel noon. And ayokong in public mabastos ang asawa ko dahil hindi ko masuportahan ng kandidato ng liberal who was then Mar Rojas. So, wala na lang. So, nung tumatakbong for re-election si Senator Grace, kahit paano, nakakanta ko sa ano niya, yung malaking meeting niya, just to show my support. But I don't know what's happened to our country. I hope VP Lenny runs for president next time. Dahil di na makakatakbo na rin si Tatay next time. One term lang, di ba? So, napaka-desente. Nakakatakot na kasi ang ngayon lang ako naka-experience ng ganito kahit nung panahon ni Presidente Marcos. Lumaki ako. I was born in the year that Marcos was elected president. And I was so apolitical. My dad was a mayor pero wala akong alam sa... Hindi ako nagtatanong. Kala ko noon, siya lang presidente forever. Hindi ko alam pwede magpalit. So, nung nag-people power, doon ko lang naintindihan lahat na nangyayari. Pero yan yung sinasabi kung alam ko ihiwalay ang politiko sa... ang politika sa pagkakaibigan. Because I knew them on a personal basis. And, hindi ko alam yung mga... Hanggang nanood ako ng Escapo, hindi ko pa alam yung storya ni Don Henny at ni Senator Serge Osmeña na matalik na kaibigan ni Kiko. Pero hindi nangangahulugan na nakalimutan ko na lahat ng pinagsamahan namin ng Pangulong Marcos at ni Mrs. Marcos dahil sa personal na basis ko sila kilala. Pero pagkatapos ng term ni Pangulong Duterte, sana manalo si VP Lenny kung tumakbo siya. Baka sakaling bumalik ang pagka-desente ng karamihan sa atin. Sorry, I'm just so upset. Frankie's here now. She just entered. So, I'm sorry, honey. Can you hand me some tissues? I saw you na naman. Mga
reality of life. Welcome back to my channel. This is Dadrick again talking about the reality of life. Ayan. So, napanood nyo na naman yung matagal na yan. Ayan dyan, di ba? Paulit-ulit eh. And medyo naboboring na kasi ako sa kababasa dyan sa mga sagot no, ng mga netizens, mga pictures na pinapakita sa social media regarding this dissented thing. Ayan. And as I'm always saying, no, dito sa channel natin, we are giving a fair opinion. No? I'm not here to bash anything, just to clarify things out according sa ating pananaw. But before we start, I would like to say mega, mega, mega shout out sa lahat ng aking subscribers. And thank you very much to all my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. And don't forget to hit that notification bell and click all so you'll not miss any new updates from me. Okay. Ayan, so, ano ba yung topic ng disente? Disente, decent in English. Pagiging disente, decency. No? Alam mo, Sharon, kasi marami na rin namang mga nagkomento regarding sa iyong outburst, no? Starting doon sa naging komento sa anak mo kay Frankie regarding doon sa sinasabi na kung, no? I don't understand. And actually, it's funny to say that from younger years, no, halos magkasing edad tayo eh. you are one of my greatest crush, okay? Kasama na yung si pangalan nito, si Cuchillong Bibilin, di ba? Si Lea Salonga, okay? Because we grow up in the same years, no? And wala namang kinalaman siguro yung how I admire you. Your charming face, no, from being an actress, a singer, and everything on that period of time. But this time, it's totally different kasi we are talking about things na nangyayari sa mundo, especially dyan sa ating bansa. No? And you mentioned na yung tungkol nga dyan kay Po, no, na sana siya yung in-endorse mo, then dito kay Lenny, to win, no, dahil balik sa decente ang Pilipinas, etc. So let's talk about decency first. Ano bang klaseng decency yung sinasabi mong nawala sa mamamayan? Actually, ever since naman kasi you grew up in Pasay and I grew up in Tondo. Okay? You grew up in that compound. I've been inside that compound kasi one of your cousins is naging kasama ko sa trabaho, naging kaibigan. Okay? Then, hindi ko na masyadong pang i-elaborate yung mga ginagawa namin noon sa loob ng compound, ng Cuneta compound. Okay? I just cannot recall her name na rin naman. So, not to drag anybody's name regarding this story. So, you grew up in Pasay, I grew up in Tondo. Your father was the mayor, no? The late Pablo Cuneta. Okay? And yun yung mga ginagamit na ano eh. So let's start up regarding do sa sistema mo. Thinking about it, decency. When this situation regarding Frankie, you just go directly to the DOJ, the head of DOJ, without any complaints filed or anything, then galaw sila. Unang-una because he was your former personal lawyer. Okay, pero ano na siya, DOJ, no? hindi na karapat dapat na masyadong tutukan yung pagiging personal lawyer before. Then looking at it on that situation, 'di ba indecent 'yon na para bang hihingi ka ng pabor, palakasan? 'Yun ba tinatawag yung pagiging disente, yung ganong sitwasyon? It's just a question, 'di ba? So kayo guys, sa mga nag-aanalisa ng ganong sitwasyon, disente ba yung palakasan system na umiiral ng napakahaba ng panahon hanggang ngayon hindi nawawala yan kasi nga yun ang sistema eh. And it's not only in the Philippines, so wag laging binabanggit na only in the Philippines, kahit sang bansa yan. I've been in many countries in my life, working as an OFW. Now I'm here in Africa, no? I've been in Saudi Arabia, I've been in Qatar, I've been in Laos, I've been in Thailand, I've been in Vietnam, anywhere. I've been in the US territory. Nandoon lagi yung palakasan system. So, kung iisipin natin yung palang palakasan, hindi na disente, 'di ba? So, ano ba yung point of ibalik sa disente? Disente. Ang dami kong makakalat ng pictures,
before with Marohas running at that time, di ba, yung mga dancers, no? And they're having those, it's not a funny act, but it is like, how do you say that one? Yung may mga nakatuwad pa na parang binibira sa likod in a dog style style, di ba? And Lenny Robredo make that comment na makagustuhan naman nilang sumayaw, hindi bastos yun, no? Pag mali kasi sa part ninyo, automatic hindi yun bastos, hindi yun hindi disente yun, etc., etc. Even it's, oh, really? So kahit pala maging sabi maging nudity or sasabihin natin na anong tawag natin dito, extreme, no, maging X-rated man yan dyan in front of public, pwede magtoruhan kasi ginusto nung mga sumasayaw, no? Actual parang ganun eh, toruhan style, if you know what I'm saying about toruhan, no? Eh marami dyan sa Pasay noon yan, nung bata pa tayo. Hindi naman ganun kalinis ang Pasay at that time, on time of your dad. Huwag naman tayong masyadong magpaano. I'm not saying, hindi wala ko sinisira tungkol sa tatay mo. I'm talking about Pasay-Pasay itself. But for him, being the mayor at that time, until now, hanggang sa nagpalit, Pasay is one of the worst area na makikita mong ganun kadumi, ganun kakalat, ganun kakorap pag nagpunta ka sa municipality, kung may mga kailangan ka mga documents, etc., etc., etc. Ang dami kong kaibigan dyan sa Pasay. Okay? Sabi ko nga, sa Tondo ko lumaki. Parehas tayo ng lugar na kinalakhan. I grew up in a squatters area and you grew up in that Cuneta compound. So, ano ba yung pagiging disente? Paano ba natin i-define yung disente, ibalik sa disente? There will be some pictures na ipinapakita nga sa social media, yung disente time na tinatawag with the LP who managed to have in the governance from Cory Aquino until Noynoy Aquino. What's the big difference regarding those things? Me, sabi ko nga, I am a law-abiding citizen. I follow. Wala pa akong naging problema sa buhay ko. Ang tanging napatay ko pa lang sa buhay ko is ipis at daga. Okay? So, masyado akong masunurin kahit sino pa yung presidente. Even I don't like the person sitting in Malacanang, I oblige the rules of law. Dahil unang-una, ang pinangangalagaan ko sarili ko. At sa bawat mamamayan ng pagsunod mo sa batas, ayaw mo o sa gusto mo kung sino man yung nanalo dyan at nakaupo, kung dayaan man yan or talagang nanalo, you just have to follow the system regarding of your own safety. But decency, kaya nga binigay ko example agad yung paghingi ng pabor sa DOJ directly, decente ba yung tinatawag natin na mabigyan ng pabor at palakasan system? Nasasabihin nga ng marami, porke sikat, porke ganito, mabigyan ng pansin. Pero yung mga katulad naming mga nasa baba, na sinasabi nga ni Lenny, yung karapatan ng mga nasa baba. Pero pag kami na yung nagre-reklamo, kami na yung umiiyak, kami na yung naghahanap, ano lang papansin? Kasi hindi kami sikat, kasi hindi kami mayaman, kasi hindi kami malakas. So asan yung decency doon? Yung kasing decency, sa madaling sabihin yung salitang decente, di ba? Decente. Asan yung pagiging decente? Unang-una, paano ba yun inaanalisa? Paano ba yung kinakategorize? Yung nakapagtapos ka ng kolehiyo sa mamamahaling eskwelahan, nag-aral ka sa ibang bansa, decente ka na. Pag napamura ka, hindi ka decente. Wala naman sigurong taong hindi nagmumura. Mula pagkabata ako, lumaki ako sa ganun lugar, kaya sa lugar ako magpunta, bulaklak na ng dila ng tao. Iba kasi yung pagmumura, in a way na yung talagang galit at yung napamura na wala namang pinatutunguhan. Kaya di ko rin masyadong inano yung tungkol kay Lea Salonga, dahil yung word na binitawan niya is not about the country, it's an expression. Sabi ko nga doon sa ibang nakakausap ko dahil hindi ko nga siya binigyan ng reaksyon. No? Pero yung tungkol doon sa pagbumili ba ako ng kutsilyo, eh, terorista na ako. Medyo bigla akong nababawan sa talinong alam ko ni Lea Salonga. But I gave the benefit of the doubt to other bloggers regarding that. Sabi ko, to their own reaction, to their own things and facts, etc., etc. But eto, katulad nito, matagal-tagal na rito nandito. Kaso nga lang, every time I'm open my Facebook account,
puro ganun yung nakikita ko. It's all about ibalik sa Vicente, sana manalo si Lenny, etc., 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 etc. pa. So, asan yung pagiging decente? Ano ba yung pagiging decente? Yung bang pagiging decente is how we see people wearing and talking, and yung ganun na scripted na sinasabi na mahal ko kayo, ingatan ko kayo, etc., etc., at etc. ulit. Yun ba yung pagiging decente? Or yung how you approach people directly doon sa mga nangyayari sa paligid pagka bumibisita, bumibisita ba dahil lamang sa photo ops or bumisita talaga because of the concern? Mahirap kasing gamitin yung word na decente, shall we? Dahil unang-una, in what cause na wala ang pagiging decente ng mga tao? Kasi dapat mas maliwanag. Dapat mas ano, yes, asawa mo si Kiko. Kiko is a good man for you. No, he's a lawyer. He created some law na hindi nagustuhan ng mga mamamayan. Diba yung isang OFW nga regarding nga doon sa, dahil nga doon sa Juvenile Law Act na ginawa ni Kiko. Diba? Wala silang nakuhang justice. They just walk out and bye-bye and goodbye, and they can just use that privilege because of the law. So, ano ba yung decente? Decente. Saang parte? Pag kami, kulang kami sa inaral, hindi kami decente. Pag kami, nakatira kami sa squatters area, hindi kami decente. Pag kami, hindi kami kasing sikat na katulad ninyo, hindi kami decente. At kami na nandoon, no, hindi na kami decente. My parents taught me of how to respect people. And I grew up a very respectful person. Pero unang-una, hindi ko nirerespeto ang isang tao because of age. Hindi ko nirerespeto ang isang tao nang dahil na doon ka sa pedestal. Hindi ko nirerespeto ang isang tao nang dahil sasabihin na doon ka sa posisyon. Nirerespeto ko ang tao dahil sa pagiging tao, kung nararapat ba siyang respetohin. Hindi dahil sa kanyang kinalalagyan, hindi dahil sa kanyang inaral, hindi dahil sa kanyang kasikatan. So, hindi ko makapa kahit sa anggulo ng utak ko ano yung sinasabing ibalik sa decente. Ano yung pagiging hindi decente nang dahil sa taong nag-comment ng salitang, and I quote, kung 12 years old ako, diba? Ngayon, how can you bring back time now? Bigla kang magiging 12 years old just to do that act para ipamuka doon sa tatay na may mali doon sa batas na ginawa mo. Yun lang yun eh. So, yun yung pag-iumpisa nung ibalik sa decente. Redundant na, diba? Para na ako sirang plaka rito, nakakaulit-ulit dahil hindi ko rin makapa. Ano ba yung decente dapat? Wearing ties, tuxedo, no? Barong na mamahalin, nagawa ni Ino Soto, diba? Or naka Louis Vuitton, or naka Chanel, with everything na namumulaklak sa kung ano-ano mang mga mamahaling gamit sa katawan. Yun ba yung pagiging decente? Or you having all those university certificates, yun ba yung pagiging decente? So, with that fact na sinasabi mong ibalik sa decente, at yung si Grace po na being the daughter of your friend, FPJ, and sinisigaw niya na ipagpapatuloy niya yung laban ng tatay niya, I cannot recall dahil lang alam kong laban ni FPJ, I've been a fan of FPJ since I was young. Hanggang ngayon, kahit may napapanood ako yung mga clips, yung kanya mga lumang pelikula, I'm fan of watching it. No? Sabi nga, remembering the good old days. At sino ba naman ang hindi naging fan ni FPJ? Generally, mostly sa Pilipinas, especially mga kapatid nating mga Muslim. So, nung tumakbo siya sa pagiging presidente, sabi ko, it might help. No? And ako kasi, hindi naman porket kailangan maging politiko ka to para mag-manage ng isang area. Baka may mga ideas ka na hindi binibigyan pansin ng mga politiko themselves. But, nagawa ng tatay ko. Ang alam kong nagawa ng tatay ni Grace po, we're talking about FPJ, are movies. Bida sa movie, inaapi, nabubugbog, at buling tatayo, at lalaban, etc. But, para sa mamamayan, para sa tao, even a barangay captain, I cannot recall if FPJ had a position in the country
for that. So, ano yung laban? Decente, si Grace po, kaya mo in-endorse. Now, you're talking about Lenny to win as a president in the coming election of 2022. Nasaan ba yung pagiging decente? Ano ba yung requirements of being decente? Ano ba yung categorization of being decente? Siguro naman sa mga kapwa ko natin na hindi siguro tayo decente, naiintindihan niyo siguro yung hinahanap ko. Paano ba sinasabi ng isang tao ay decente? We've been in situations of the country for long time. At ang mga nangyari nga, katulad nga rito mga clips na nakikita nga natin sa Facebook na ginagawa nilang comparison, naiatas lang natin dito at the end part. So siguro naman, familiar naman kayo doon sa mga bagay na gawin, Ilog Pasig, yung Diyos sa Yolanda, yung bahay, etc., etc., how they support all the people. So, yun lang naman yung pag ginagawang pasya ng mga tao. Yeah, small thing, but small thing for 30 years mahigit, walang pumansin. Hindi na sikaso. Then, saan ba? Ano ba yung desente? Piling ko tuloy sa sarili ko, hindi ako naging desente sa buong buhay ko eh, dahil hindi ako nakapag-aral sa Harvard or sa kung anumang bansa, no? Sa isang hamak na eskwelahan lang ako nag-aral, nagsikap sa buhay, hindi ko inasa sa gobyerno ang sarili ko, been a breadwinner to my family no naghiwalay yung parents ko. I struggled, no, carry those burdens in my shoulder for a long period of time. But as I said, my parents taught me to be a respectful person, and i-explain ko rin naman kanina kung paano ako nagbibigay ng respeto sa isang tao. Hindi yun hinihingi, hindi yun binibili, kusa yung binibigay ng isang tao sa iyo nang dahil sa nararamdaman niyang respeto ka. Ikaw, Shawi, hindi kita basta-basta rerespetuhin dahil sikat ka, dahil artista ka. I respect you as a person in a way na kung paano ko naramdaman na dapat kitang respetuhin. And even your husband, even your family, and whoever na mga taong nakikilala ko, nakakasalamuha ko, nakakasabay ko. But pointing out again, the word ibalik sa decente, na wala na yung pagiging decente namin. No, you're talking about in general ng kalahatan ng lahat, no, ng nakararami. So ano ba yung nawala sa amin? Now in social media, everybody bash. Pinupuna ko rin yan. Nasabi nga, wag just because of the title bash, na nakita ng konti bash. But that's na normal mentality, not only in the Philippines but worldwide. That's the situation, that's how humans are. Yung tinatawag natin na human nature. But decency don't comes from those certificates or what attire you are wearing. It's not about decency on how. It is how you take care being a leader. It's not the words that you use. It is about the act that you do, that people will follow you because you are leading them to the right path and letting them and telling them what to do to make this country good. Yun ang pagkakaintindi ko ng pagiging decente. It's not only about that bulaklak ng dila na nabibitawan, hindi na decente. Yes, there are some times that the jokes are not so good, no? Hindi ko naman kinakatigad ang lahat. Pero pagka yung mga katulad ba ng mga nasa paligid, wala silang nagagawang ganon. I even heard Marrojas nagmumura doon sa stage nung kanyang pangangampanya. Corina Sanchez making this kinds of example na nung nangangampanya. Andiyan lang naman niya sa social media. Yun ba yung pagiging decente? Sana maunawaan mo rin yung nararamdaman ng mga tao just because you were hurt. You are having that outcry, you are having that outburst. But decente word is not to use in a pattern because somebody make such comment and you are using your power, you are using your money, you are using your fame, and you are using your connections against the rules of law, and you call that decency. So yun lang naman ang aking mako-comment. And maraming salamat sa inyong lahat. Ano ba sa palagay ninyo ang tinutumbok na to tungkol sa pagiging decente? Dahil sabi ko, hindi ko makuha. So don't forget to leave your comments down para
maipahayag natin ang ating panig at inuulit ko, I am not here to bash but I am questioning regarding how you define decency. And I'm always making my channel, my reaction videos in a balanced opinion, giving the benefit of the doubt on both sides. And while I'm giving my own side, kaya tinagtatanong ako paano ba yan isinasabi or inailalaman yung tinatawag na disente. Sana nabigyan mo kami ng example kung ano man yon. Para mas natututunan namin, sabi nga, I stand corrected, educate me if I am wrong. Malaman ko kung paano ba nalalaman yung pagiging disente. Nangyayari ba yan ng pagkakaiba? So pagkamumura ng eskwelahan, ba't mamamahalin ng eskwelahan? Ito hindi na disente, ito disente. Sa damit ba? Sa gamit ba? Sa kabuhayan ba? Sa kinilalagyan ba? Ayan. So maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa aking channel para nga sa ating mga batang nais matulungan. Sana huwag kayong magsawang sumuporta upang ating masuportahan ang ating mga little warriors. Okay, so don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. Ayan. So this is Dadrick again talking about the reality of life. As I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. At sa lahat ng kapwa ko, OFW, kung nasang panig man tayo ng mundo, ingat, ingat, ingat. Sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, ingat, ingat, ingat. Nandiyan pa rin ang ating kalaban na hindi nakikita. So kung wala rin naman kailangan gawin sa labas, imbes maglakwatch at malagay sa alanganin ng sariling kalusugan, mas magandang manatili sa bahay upang maging ligtas. Maraming salamat sa inyong oras at panahon. Again, God bless us all.